sa ating channel na It's a Trap. So eto, may tinanim tayo dito ang bagong variety ng grapes. Eto, puli magdire-diretso to kasi medyo rare to eh. Baikonur, no? Hindi naman ganong karera pero para sa akin eh. Bago to kasi isa lang naman yung variety ng grapes natin dito. At dati nag-try tayo mag-alaga pero hindi naging successful na lumaki siya. Naranta, namatay. Pero itong mga to, binili ko lang may ugat na rooted na. At itong isa, parang alanganin, mamamatay ata. Pero itong isa, okay na okay. Tapos binigyan niya ako ng mga... ito, natumbo na nga kung isa. Ito, mga extra ng cuttings, unrooted. So, patay yung isa. Itong isa mukhang mabubuhay. Mas maganda pa nga siya sa... Ito, unrooted to, pero ngayon nagka-root na siya ng konti. Tapos, ito naman, meron. Buhay pa naman to, pero makikita nyo yung loob. Ayan, kakaunti yung roots, yung leaves, no, samantalang itong unrooted. Ayan, maganda-ganda na. At hoping na maging kasing ganda na ito. At ito naman, sana gumapang na. Hanggang ngayon, hindi ko rin nagapang. Ayan. So, ngayon, akit tayo sa taas. Ayan. Ay, sarap ng tulog ko. Bukas wala akong pasok kaya ngayon makikita yung tayong mag dito mag vlog. So may nag request ng full video ng ating pagpa-vlog sa lahat ng mga carnivorous plant. So why not featured rin natin yung mga bago nating alaga dito sa non-carnivorous plant area. So mula dito sa baba nakita nyo na yung grapes. Tapos ngayon, eto na yung itsura ng ating stingless bee. Kahide, no, na ating bait lang, Sammy. Yes, nandito si Sam-Sam. Ayan mo na. Wait ka nga. Tapos na magsumpong yung maliit. Narinig ako. Anyway, so, ayan, ito yung mga stingless bees natin. At habang kausap ko ngayon mo kanina, may napansin ako dito. Pero buti na lang nga, naka-order na ako ng mga kailangan ng materials at equipment para i-transfer itong mga feral hive natin na stingless bee na bago punta sa kanilang box na hive. So, hindi pa nagawa ng box. Nakabili pa lang ako ng mga kahoy, pako nga wala pa eh. Pero madali na lang yung pako, may mga hardware dito na malapit. Tapos ano, yung panglagay na lagari, no, nasa modified jigsaw, no, na nilalagay sa drill para maging jigsaw siya. Yung ano, para panglagari ng mga kahoy kasi hindi ako sanay maglagari. So wala wala akong kaalam-alam sa ano, sa pagkakarpentero. Nalaman lang tayo uno. Kasi ngayon pinapasok natin 'to pag ano, stainless steel. So ngayon, na naman no, nakita ko na naman last time natanggal na 'to. Dahil tinuntahan sila ng ibon. Ang ibon na nakita ko last time ay tawag dito. Hummingbird. Tapos yung isa naman parang ibon lang na gumagala-gala dito. Hindi ko alam talagang yun. Yung ano eh, salarin. Pero yung ganun pa man, tinanggal nila to last time. Ngayon tanggal na naman. Ibig sabihin may umaatake talaga na ibon. So kailangan natin gawin, may transfer sila sa box para hindi na sila maabala ng ibon. Kasi yung box eh solid yun kumpara dito sa bahay nila ngayon. At lalagyan lang natin na maliit na butas ina para makapasok at makalabas ang mga worker bees and guard bees. So ito, tatry natin ibalik ulit kung i-accept nila. Paano ko malalagay ito? Hindi man perfect pero at least ano, para sa akin, matulungan ko sila. Mahala kayo pero may entrance pa naman yan.
So ito yung iba, ito sa tingin ko buhay pa to kasi nilagyan ko ito kung nakaraan ako. Eh, bilidyo ko ito nila ka. Mukhang okay pa. So, check natin ito kung buhay pa ito. Ayan, buhay pa itong hive na ito. Although parang nag-iba sila ng entrance, eh, buhay pa rin. So, ito naman, sinarado na yata nila complete yung entrance dito sa side na ito. Ang itinira nila yung entrance dito sa kabilang side. Sandali lang. So ito yung entrance nila dyan. Ang kakaiba dito sa tatlong stingless beehive na to na peral, lahat sila ay walang sting. So given na yun dahil puro stingless bee nga yung alaga natin. Pero itong tatlo na to ay mas medyo special kasi wala na nga siyang sting. Yung mandible nila o yung kanilang bibig ay bihira nila gamitin na pang-depend sa kanilang mga predator o kaya mga tulad ko na mga nag-aalaga nito. Hindi sila nangangagat sa tao. So, manggagat man sila, bihira. Pero ang kanilang defense mechanism ay yung sticky na parang dagta na i-target nila sa mata mo o kaya sa iyo mismo sa buhok mo. At yun ay no, kung mga maliliit lang na insect ay kayang i-immobilize, no, kasi sticky nga eh. So tapos meron din sila na ayun, kung makikita nyo sa entrance yung parang mga grains na ipakulay. So ayan ay parang mga minerals o lupa or clay na galing sa baba na pilit na kinukuha nila, hinahanap nila dyan. Ito, ayan, may stainless bee. So naghahanap sila dyan sa eh, natanggal na naman. Ay, hindi ko na ikakabit to. Natatanggal na natatanggal eh. Dahil fresh kasi yung kayo nagkakabit. Kayo nagkakabitan. So, yan na. Lagay ko na lang dito para kung gusto nilang kunin yung ito. Kunin nila yung ano dyan, propolis at ikabit doon yung makukuha nila. Pero ganyan na nga yung nangyari. Ayaw na maikabit. So, payaan ko na lang sila for sure bukas or sa makalawa. Close na yan. Medyo hapon na rin nung natanggal kaya hindi na natin maibalik yan. Or ewan ko, bukas na siguro na matapos yan. Ayun nga, no, ito nga yung kanilang defense mechanism. At kapag ka nag-ililipad nyo to sa box or sa bao, ang gagawin nila, pupunta sila sa buhok nyo, sa tenga, kaya mag-bibibil kayo or bisut. Yung iba hindi na gumagamit noon. Gumagamit na lang ng smoker. Pero ako wala pa akong training at baguhan pa lang ako. Gagamit ako ng lahat. Bisut plus smoker. Pagka medyo komportable na ako, doon na rin siguro ako magbabawas ng mga gamit-gamit na pang tanggal. Kasi wala pa akong training. So ngayon, eto naman yung iba ng mga natin. Tetragonula biroy naman ito. Ito ay 10 sila na hive, no? So isa dun sa hagdan na pinakita ko kanina, pangalawa to, at may pangatlo pa doon na nasa bao, and the rest ay lahat sila, karamihan ay nasa peral hive. Yung peral hive ay yun pa yung original housing nila, original hive nila na nakukuha o nung nakuha sila sa wild. Tulad na lang netong mga to. Ayan. So, nasa peral hive pa rin sila. So, kaya ako binanggit yun dun sa mga gusto mag-start ng sa beekeeping, mas mura yon. Pero ililipat nyo pa or kung hindi man, eh, hindi ganun ka-presentable para sa atin, no, kung i-display mo.
Pero nasa sako pa. Mamaya pakita ko sa inyo dito. So ang biroy, hindi nga siya nanunusok, no? Wala siyang panusok sa puwet or sting. Pero meron siyang mandible na pwedeng kumagat sa atin. Hindi ganun kasakit yung kagat, pero iindahin mo pa rin na parang hindi ka komportable. Pero yung magdudugo, bihirang mangyari yun na makapagpadugo sila. No? Nung ako noong time ko, hindi naman nagdugo yung balat ko nung kinagat ako. Siguro nga, balat kalabaw. Kakabike. So ito. Ito yung inilipat natin last time. Pasensya na po dun sa nanonood na medyo maalam na sa stingless bees. Ito po ay ginawa ko. Wala pa akong training. Puro YouTube University pa lang. At hanggang ngayon wala pa po akong training. Naghahanap po ako ngayon ng training na schedule, pero walang Saturday. Yung araw ng ano kasi po, hindi ako po pwede rin nun. Habang wala pa, dito na lang muna ako natututo sa mga aktual na pag-aalaga kung ano meron ako dito. Actually, marami na akong napanood sa YouTube University at nabasa na mga articles sa online at ganoon din sa mga books. Pero syempre, hindi pa rin enough yun unless matrain ka talaga. At gusto ko rin talagang matuto sa aktual. So, ito po yung unang try ko paglipat. Ang mali ko dito ay imbis na ilayo or isa ko na itong mga lumang mga propolis at parte ng bahay nila, inilapit ko pa dito sa kanilang hive. So ang ginawa nila, idinikit nila yung dati nilang bahay dito sa bago nilang bahay. So hindi naging clean transfer yung nangyari. Yung sa loob clean, pero sa labas yun. Dinikit nila. So mali pala yun. Kaya pala yung iba nakikita ako nagta-transfer online, no? Sasako lahat eh. Tapos nagiiwan lang sila ng konting propolis yung sa entrance, para dun nga ituro kung nasan yung entrance ng bagong hive. Tapos pagdating naman dun sa honey, nagtitira sila ng honey and pollen. Ang nangyari po dito, tsaka ano, propolis nga, di ba? So ang nangyari po dito, inarbis ko muna yung honey. Tapos na isama ko yung honey na submerged sa ibang mga open na mga cell or pots. So nabasa yung aking mga honey pots na hindi pa open. So nung binibigyan ko na to, halos wala na akong makuha na honey pots na walang exposed na honey. So hindi dapat pala ganun. Dapat pala nagtitira ako ng honey pots na medyo untouched pa, para naman may pagkain sila. Tapos ganun din sa pollen. Wala akong naibigay na pollen na maayos dito sa kanila. Nabasa rin ng honey na hinarvest ko. Wala eh. First time po talaga. Tapos wala pa akong smoker noong time na yon. Actually, yung smoker ko na binili, hanggang ngayon hindi ko pa nagagamit. Baka bukas magamit ko na or sa isang araw. Kasi wala akong pasok nga. So, ito po yung una kong try. Ayan. So, ayan po kung nakikita nyo. Binahay na naman nila, pero mas gusto nila magbahay. Yung nasa loob kasi yung mga ano, yung mga ang tawag doon. Yung mga tinatawag na yung new generation nila na mga itlog-itlog nila. Nandun sa gitna ng bao. Tapos yung gilid na bao, parang hindi naman nila pa binabahayan. Ang gusto pa nila eh ito, yung ginawa nilang structure diyan. So hindi siguro maganda yung pagkakagawa ko dito. Kaya ang gagawin ko sa susunod, etong iba, baka hindi ko na ilagay sa bao yan at diretso ko na sa box. Kahit hindi ganun kabilis dumami, pero mas secure naman sila dun sa box, I think. No? At medyo susundin na natin kung ano ang advice ng ano, ng mga nasa YouTube. Actually, no, nung ako yung nagta-transfer, pinipilit ko naman talaga sundin. Pero dahil nga lack of experience at first time ko mag-transfer noon, eh, oo, ganun talaga siguro. So, ito naman yung sumunod. Ito yung feral hive na binabanggit ko kanina. Itong feral hive na to, ito yung pinaka-weakest sa lahat ng hive na meron tayo. Pero ngayon, naka-recover na siya. At I think, hanggang ngayon, okay pa rin naman. Hihina lang ako dito na baka hindi biro ito eh, kasi yung entrance niya pahaba. Ayan. Pero ano man, stingless bee pa rin.
So itatransfer natin to. Pero uunahin natin yung mga strong colonies or maraming bees na active. So ito naman yung isa pang stingless bee na nasa baho. Ito strong colony rin to. Kaya yung iba yung mag-alaga ng stingless bee dahil sa itsura ng bahay nila. Hindi sila kasing linis tignan at kaaya-ayang tignan yung bahay nila kumpara sa mga honeybee. Pero sa totoo lang, mas healthy yung honey nito kumpara sa mga honeybee. Stingless bee or local bees, native bees ay mas masustansya yung kanilang honey. Mas mababa rin yung sugar content ng stingless bee honey. Ayan. Kaya ako naisipan mag-alaga ng stingless bee. Nauna, wala akong budget sa pangbili ng honeybee. Ayan, so stingless bee muna ako. Kaya lang ngayon, ang dami ko nang binili ng stingless bees. Para kung iipunin ko na ito, makakabili na ako ng isa na colony ng European honeybee. Pero hindi ako nagsisisi dahil, pero yun yun, nung una, naka-harvest agad ako nung nag-transfer ako, di ba? At sa stingless bee, ay mura lang kumpara sa European. Ang stingless bee po na peral ay nasa 350 lang nung binili ko. Isa. Plus shipping fee, no? So kaya ako bumorder ng marami para mas makatipid ako. So compared to European honeybee, ang European honeybee ay nagkakahalaga na pinakamura na yung natanong ko na 9,000 halos. Naging kaibigan ko yon, kaya 9,000 lang yung bigay niya. I think ayun ay pinakamababa kasi sa community ng honeybee, yung may sting, wala akong makita na nagbebenta ng 9K pababa. Actually 9K nga, wala pa akong nakikita eh. Pero itong isang nakilala ko taga sa amin, pwede nyo daw ibigay ng 9K yung 5 framer. So mura na yon kumpara dun sa isa ko natanungan na taga dito rin na 12,500. Kaya yun, no? Soon siguro kukuha tayo yan basta na matutunan muna tayo dito sa stingless bee muna. Ayoko magmadali eh, kasi na-experience ko na yan dati. Nagmadali ako. Mamatay naman yung iba kong mga binili. Pero hindi po ano, itong sa honey yan ha. Sa plants naman. Kaya nagiging maingat ako ngayon. No, yung mga mali ko nagawa dati at maari hindi na natin maulit. Ayan, ngayon na lang ulang umakit dito at ito yung aking nakita. Ang dami pala nagawa ng asawa ko. Ayan, so nag-transfer siya, nag-repat siya ng mga Venus flytrap. Ito yung mga kinuwaan niya ng mga BFT. At yung mga nandito na wala, ibig sabihin ito yung kanyang mga nirepat. Ah, ang dami pa rin dito. Hindi dito, nirepat niya na rin. So magiging maluwag na yung ating growing area dahil sa kinawa niya. So thankfully mayroon tayong partner dito na masipag. Sisipagan ko rin or namin, ito itatransfer ko na to. Ito gusto kong ilagay ito sa seedling tray para makapag-release tayo ng good size sa mga typical. Kasi nakikita ako na mayroong market sa typical ngayon na nagkakagulo pa rin yung hindi naman. No, ngayon ay mas stable na impression ng BFT, hindi tulad last year na mas mahal pa ang typical kesa sa mga named or rare or may cultivar na BFT. Nangyari ba 'yon? Favorite. Oh, nangyari 'yan. So balik tayo muna dito sa mga non-carnivorous plant, no? So nandito rin yung iba kong mga stingless bees. Itatransfer ko na rin tong dalawa na to. May bibigyan ako na kamag-anak ko na stingless bees. Kasi may farm sila na medyo malaki-laki dito sa Piela. Alam ko parte yan ng Silang Ordasma. So, bibigyan ko siya na sila ng tag-isang hive. Mas maganda nga sana kung dalawa, kung marami-rami na ito eh. Kaya lang konti pa lang. So, ayan. Ayun lang muna, no? Hindi ko napapahabain tong video about dito sa mga non-carnivorous plant. Alam ko napakaliit pa lang nung mga nanonood sa atin patungkol dito sa mga non-carnivorous plant and stingless bees. Kaya hindi ko masyadong hahabaan. At ngayon,
Ipapaalam muna ako dahil mamaya igagawa ko naman ng video yung update dito sa lugar na to kung saan puro carnivores na at marami tayong update. Hindi lang itong mga nakita nyo ngayon. Nagulat ko rin. So yun lang muna. God bless and bye bye.